What's up mga kabutingting? Ating pag-uusapan yung LED backlight tester, no? LED backlight tester. Bakit nga ba siya mura na online, no? Siyempre, isa lang naman ang sagot dyan, bakit nagmumura na lang siya, no? Gawa ng mga DIY, no? So, shoutout nga pala dyan, Green Apple Electronics. No? Design nga pala niya to. Ayan. Saan niyang design to, no? Ayan siya. Wala pa siyang alligator clip. Ang cute. Ayan, ganyan lang siya, no? Ang cute niya. Sobrang cute. No? Dahil sa mga DIY, no? Madali na lang siyang gawin. Marami na siyang madali na siyang kopyahin. So, kaya siya nagbumura, di ba? So, o nga pala, malapit na akong umuwi. So, kailangan ko nang likpitin itong natitira kong gamit, no? Kaya wala na dito yung green mat ko. So, kailangan ko nang iuwi yung, ano, yung ibag yung mga natitirang gamit, no? So, last video ko to this month, I think. So, ano pa ba? Ayun nga pala, nagbigay ako ng, ano, mga souvenir sa aking mga kapwa technician. Kasi wala nang gagawa ng kanilang mga hardcore, no? So, binigyan ko lang sila tigi-tigisa. Explain ko na lang sa kanila kung paano yung paggamit. Kasi ako lang talaga gumagamit niya, no? Sila hindi. Kasi pag may mahihirap sila, ako lang ang gumagawa. No? So, souvenir ko sa kanila yan. Sana ingatan nila. No? So, yun lang mga kabutingting, no? Sana panoorin nyo na lang ito kung paano ko ito ginawa. Para meron lang tayong konting views. Konting views. Yung video ko lang ito, no? Shout out kay Green Electronics, no? Green Apple Electronics. Sa ating Facebook group. Technician. Siya, ano pa ba? Wala akong masabi. Napapaiyak na lang ako. Ganito pala pagka-uwi na. Iiyak na lang. So, habang wala ako, pakisupport naman ang ating mga YouTube channel. Yun lang, mga kabutingting. Iyak muna ako. Nabili ko ito sa Shopee. Maliit lang siya, no? Kaya ganyan lang siya. Sa photo kasi parang laki. Wala kasi measurement na nakalagay dun sa ano eh. So, bili lang ko. Yung ang laki niya eh, ano? 3.5 centimeter. Yun yung ano niya. Tapos ang haba niya eh around 5.5. Tapos yung ano 2 centimeter. Pero siyempre may mga sagabal pa yun sa loob. Wala pang kasamang isko. So okay na rin. Tapos yung resistor na 30K, so wala tayo. So, 68K yata ito. Tingnan natin na. Double check natin. Wala kasi tayo makuha ng 30K. So pag siniris ito, alam ko mga ano lang ito eh, 27 o 33. Tama nga mga 68 nga pala ito. 68K, ano? So, 23. Okay na rin yan, no? So, tapos, kailangan natin yung circuit dun sa LED fluorescent, no? So, tulad ng sinabi ko, sinundang ko lang yung video ni Sir Green Electronics, Green Apple Electronics. Sinundan lang po natin. So, nagbaklas tayo. Kaya lang kasi yung mga ano na yun, mga may hinanapon din na. So, buti na lang, bago ko siya ginamit, ito, bago ko ito ginamit. Halos parehas din siya ng circuit, eh, 20, ano. Sabi ko, uwi muna ako dito sa bahay, testingin ko muna yung capacitor. Baka kasi kaya sira yung fluorescent. Sira na rin yung capacitor, no. So, nung tinestay ko nga itong ano, ilang value ba nito?
6.8 400 volts. Wala na rin pala to. Siraan na rin. Wala na yun. Aba, nasa at least 20 to eh. Kasi to patay na rin to eh. Itong 2.2 450 volts. Wala na rin, siraan na rin. Wala man lang agalaw-galaw. Wala siyang galaw. Wala na. Patay na. So, hindi ko siya magagamit. So, babalik tayo dun sa ano, dun sa ano ko. Eto. Dun sa 9, ano ko. 9 watts bulb. No? Yung dati kong ano, backlight. So, ito siya, ano. Ito yung dati kong backlight tester. Ayan siya. No? Bandilin. May LED naman. So, dyan nyo lang siya sasalpak. Ayan, sa terminal na yan. E, iba kasing LED bulb, walang ganito eh. Ha? The rest, ito, load mo na to. Load mo na. So, ngayon, dahil ayaw mo masilawan, papalta mo siya ng resistor. By means of computation, dun sa ibang ano, mga tech vloggers, no? Ayaw ko nang mag-deep into sa computation. Around 30K, ganyan, para makuha mo yung specs, no? So, yung loob nito, ayan, no? Ito laman yan. Ayan, ayan. So, isolated na rin yan, no? Na-testing ko na yan. Isolated na yan. So, ito siya, di ba? So, pagkasama itong load na to, ang kinalalabasan na voltage nito is 84 volts, no? 84 volts. Magkasama to. Ilang bang bulb to? 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, bahala na kayo mag-compute, no? So, yan lang yung laman yan. So, check muna natin kung ilan ang output nito kapag wala yung load na ano, I mean, wala yung load ng ano, ng ilaw. Ayan, 324, no? Diyan siya nag-range. So, mabilis naman siya mag-discharge, di ba?